Papa. Kukunin mo. Bakit ako mabalis ka agad, Papa? Alam mo, anak, para hindi ka mahirapan, lahat ng X, ilagay mo sa isang side. And then yung Y, at the other side. Tapos bago mo siya isimplify, para hindi ka mahirapan. So, ganun. Pa, ang hirap naman ng algebra. Eh, Papa, gusto ko kasi sana magpaalam. Gusto ko kasi sana mag-aral ng skating. Nako! Skating? Ako naman, Colleen. Eh, di ba ang mahal-mahal noon? Hindi naman porke mataas ang sweldo ng tatay mo, eh, gagastos na tayo. Bakit hindi ka na lang mag-swimming? Pag-swimming, lalakas pa yung katawan mo. Ma naman, lagi ka na lang nakakontra. Eh, kung ano iniisip mo eh. Mabuti pa makinig ka sa amin ng papa mo. Hindi pwedeng kung ano lang maisip mo, eh, gagawin mo na lang. Tignan mo, ang dami-daming batang napapariwara ng landas. Tama na yan. Mag-aaway na naman kayong dalawa eh. Pa. Na. WIIFM. What's in it for me? Pag-isipan mo buti, anak. Pero kung sa tingin mo, makakabuti sa yung skating, then go for it. Thank you. Papa naman eh. Bakit ba ako iniwan agad? Alam mo naman ikaw, walang kakampi ko dito sa bahay na to eh. Papa! Papa! Gumuho yung mundo ko. That was that time I told myself I was gonna be alone in everything. Ang daddy ko lang ang napagsabihan ko ng lahat na sakit sa buhay ko. Pag ako nasaktan, Pa, ang sakit. Ayoko na. Ma, may gusto ko kong sabihin. Bakit pinasok mo yung sapatos mo dito sa loob? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, iwan mo doon? Palibasa kasi. Ako lang naglilinis dito. Alam mo namang wala na dito yung tatay mo. Ano? Ano sasabihin mo? Wala, Ma. Colleen! Huwag mo akong tinatalikuran, ha? Saan na ba yung sospan na yan? Hindi na pa ako. Hanap ng hanap. Hindi ko makita! Kung nandito ka lang sana, Romy. Daya-daya mo naman eh. Alam mo na nga hindi kami okay ng anak mo. Umalis ka agad, iniwan mo ako. I'm sure by now you're aware about Colleen's failing grades, especially in math. Hindi po ako aware dito, Mrs. Corona. Wala bang sinabi sa inyo ang anak niyo o nabanggit man lang? Mrs. Borgonia, we understand that Colleen
is going through a tough time right now. But her grades are failing. Especially, sa klase siya lang nag-iisang bumagsak sa exam niya ng math last week. I think you should talk to your daughter. Kung nabubuhay lang si Romy, hindi niya hahayaang mangyayari ito. Bakit ho? Sinasabi niyo ba na irresponsible akong ina? No, Mrs. Borgonia. Of course not. Sinasabi ko lang sa iyo ang situation. Papa! Miss na miss na po kita. Papa! Papa! Mag-usap nga tayo, Colleen. Ano na naman yun, Ma? Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan? Bumabagsak na pala yung grades mo sa school. Hindi mo man lang sa akin sinasabi. Inintay mo pa talagang mapapatawag ako ng principal doon para mapahiya? Ma, sinubukan kong sabihin sa inyo, pero lagi kayong busy. Huwag kang magdadahilan, ha? Hindi mo ako makuha-kuha sa mga ganyan-ganyan mo, gaya ng papa mo. Talagang hindi! Dahil magkaiba-magkaiba kayo ni Papa, sana hindi na lang siya inuwala! May naman kasi. Bakit mo ba kasi yung sinabi sa anak mo? Neng, please. Napasama lalo. Masama na nga yung loob ng anak mo sa'yo. Sasabihin mo pa sa kanya na may multo dito sa bahay niyo. Okay, okay. Sorry na. Eh, hindi ko naman alam na may ganun palang problema si Colleen. Alam mo, sa tingin ko, kailangan yung dalawa ng panahon. Magpahinga na kayo. Bukas na lang kayong mag-usap. Bakit ba kasi hindi nagpapakita si Romy kay Colleen? Bakit sa akin lang? May, baka naman kasi... Ewan ko. Ewan ko na magsalita. Alam mo, hindi. Kailangan malaman ni Colleen na nandito talaga yung tatay niya. May, ikaw ang buhay. Si Romy, wala na. Okay? Ikaw ang kailangan ni Colleen. Ikaw ang kailangan ng anak mo. At kailangan malaman ni Colleen na nandito ka para sa kanya. Okay? At saka sabihin mo nga dyan sa Romy na yan na bago niya papaniwalain si Colleen, eh ako muna kumbinsihin niya. Huwag ka papasok! Colleen, buksan mo yung pinto, anak. Colleen? Anak! Huwag kang lalapit! May, tutuloy kita, Mama! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! May, tutuloy kita, Mama! Huwag kang lalapit! Romy! Romy, nasaan ka? Romy, ano? Ano sinasabi mo? Romy, tulungan mo ako! Nawala ka na sa akin, magbahaya ako, wala ka na po. Ano nangyayari sa'yo? Patay na si Papa, matagal na! Patay na niya, matagal na! Pakinig ka muna sa akin, ah. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Nakikita ko talaga ang Papa mo. Nandirito siya. Nagpapakita siya sa'kin. Ano? Colleen, makinig ka sa akin. Alam ko marami akong magkukulang sa'yo, pero anak,
Hindi talaga ako kagaya ng papa mo eh. Alam ko marami akong mali, pero please, hayaan mo naman akong bumawi. Please, anak. Mag-usap tayo, huwag yung ganito. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ng papa mo. Please, Colleen. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Siguro, Ma. Kaya bumalik si Papa para mag-aayos tayong dalawa. Siguro nga yun yung mensaheng gusto niyang ipaabot nung una pa lang. Heart, salamat ha. Alam ko hindi magiging madali pero susubukan namin ni Colleen na magsimula muli. Aayusin namin ang mga gusot na nagawa namin dati. Ma, nakikita mo pa ba si Papa? Minsan. Bakit? May gusto ka bang sabihin? Wala naman. Sabihin mo lang sa kanya man na pwede na siyang magpahinga. Pero alam ko matigas din ulo na katulad ko. Hindi kayo iwanan dito kasi mahal na mahal ka niya.